Okay, next. Next po tayo, Idol. Ang ating complainant po, si Dali Del Rosario. Reklamo niya ang vlogger na binahay ang kanyang anak na menor de edad. Nais niyang pauwiin na ang anak niya. Ang anak niya po ay si Antoinette, 17 years old. At ang inireklamo po ay si Kim Wamos Cruz. Vlogger. Hindi ko kilalang vlogger to. Vlogger po. Ah, vlogger to. Hindi ko siya kilala nga. Okay. Sabi mo kanina, sikat na vlogger. Opo. Okay, sige. Nasaan si Nanay Dali? Pwede ba makita yung vlogger? Okay, ilagay yung picture ng vlogger. Odette. Oops! Nalila. Baka wrong scent. Yan ba talaga? Baka mali kayo. Siyang tuna. Ah, siya. Okay, yan yung picture ng girl. Okay, akala ko nung una nagkamali yung pagsalang ng litrato. Okay. Hindi, tingnan ulit natin yung unang picture. Okay, hindi, nagulat nga ako. Kuwini dahil sa ginto. Talagang litong-lito na tayo. Ma'am Dali, Nanay Dali. Hello po. Okay, 17 years old po yung anak nyo. Tinanan po, kinuha po nitong vlogger. Yes po, vlogger. Sarapi. Okay. Ano pong sabi ng anak nyo? Nakausap nyo na po ang anak nyo? Actually po, umalis po siya ng bahay noong August 2. Hindi na po kami nag-usap. Naka-block na po siya sa akin sa Facebook, kaka even daw sa tawag po. Kasi yung lola naman po niya nakakausap niya. Ito bang pagsama ni Antoinette kay Kim, sa pilitan ba ito o kusang sumamang inyong anak? Sarapi, kasi po noong August 2, noong August 1 po, nag-aaway na po kasi kami sa chat. Nag-aaway na kasi ganun. Puhunin niya na lang po yung gamit niya. And then, di ko alam, noong August 2, pumunta siya sa bahay na, which is kaalis ko lang ng bahay, bigla niyang kinuha yung mga gamit niya. Kasama niya si Wamos Cruz. Tapos noong time na yon, umalis na po kasi ako nasa tindahan po ako. Noong time po na yun, noong nalaman ko na doon si Antoinette Gale, dali-dali po ako umuwi ng bahay. Hindi ko po sila naabutan hanggang sa na po sa Station 10, nagpa-blatter na po ako. Nagano po ang ginawa ni Antoinette kasama po si Wamos noong umaga po ng August 2. Alam mo ba ni Wamos na minor de edad pa po yung inyong anak? Alam niya yon? Sinabi ko po naman po sa kanya na minor de edad pa po yung anak ko. Okay, ano pong sabi niya? Alam niya po yun, sir. Wala po siyang nire-react. Okay. Alam niyo po kung saan sila nakatira? Hindi ko nga po alam, sir. Yun nga po, isa pa po yun, masakit sa akin. Hindi ko alam. Noong time na yung August 2, napunta ako ng Police Station 10, hindi ko po talaga alam kung saan sila hahanapin, hakabulin. Tapos, nung nakapikuso sila noong August 2, ng gabi na po yun, mga 7, pag-uwi ko po ng bahay ulit. Okay, tawagan niyo ulit sa Atty. Garrett, Odette. Tawagan niyo nga si Atty. Garrett. Hindi, sir, ma'am, pinapatawagan ko yung abogado, si Atty. Garrett. Okay, so, gusto niyo pong bumalik itong bata sa inyo, itong anak niyo, kumalas muna kay Kim at bumalik sa inyo? Opo, gusto ko pong bumalik po yung anak ko talaga. Paano ma'am kung ayaw na ng bata sa inyo? Meron na po, nandiyan naman po yung lola. Pwede na po sa family namin. Okay. Ito bang vlogger, may bisyo ba ito? Meron bang ginagawang illegal kung bisyo ang pag-uusapan? Sa pagkakalam nyo? Hindi ko po kasi alam sa Rafi, pero alam ko may mga vlogger din siya na babae na sinasamantala niya rin po. Meron pong lumapit sa akin na vlogger na babae. Ganun din po ang ginawa, sinilaw sa mga material na bagay. Tapos pinapatulog sa kanila, doon sila nagkukulap sa bahay nila. Ganun po ginagawa. Okay, sabi niyo po lumapit kayo sa polis, nagpa-blatter. Anong po sabi ng mga polis? Noong time po kasi na yon, hinihintay ko po yung ano ni Antoinette. Nakausap po namin siya, parang ano lang po, ano ba tawag dito, naka-ano lang po sa cellphone. Parang ayaw po pumunta sa Station 10 kasi parang hindi sila naniniwala na sa Station 10 po ako nung time na yon. Opo. Tapos no, nung gabi na, doon lang po sila nakipag-usap pero nakapag-ano na po ako sa Station 10. Okay, nakapag-report lang po ako sa investigador. Opo, excuse me mama, Attorney Garrett Tung ng AXIS Party List. Nagbabalik, magandang hapon, Attorney Garrett. Yes, sir. Yes, sir, Rafi. Okay. Itong anak ni nanay, 17 years old, nagtanan sa isang 24 years old na isang vlogger. Pwede bang kasuhan itong vlogger? Pwede ba tayo magpalagay ng All Points Bulletin na para hanapin itong bata at kapag nakita, isumbong sa polis at sunduin itong bata? Yes, sir. Dahil first of all, meron tayo ditong kaso ng child abuse, if I may opinion. Kasi dito, 17 years old po ang karelasyon na nirereklamo natin today, which is below our age of consent sa Pilipinas na 18. Mm-hmm. So dito continuing po yung crime no, na binabahay niya itong bata na to.
hindi po nagmamatter na walang sapilitan dito. The fact is, kaya nga po natin siya tinatawag age of consent. Kapag hindi ka pa 18, the state and your parents will decide for you. Okay, kahit na yung bata mismo ang pumunta doon sa bahay nitong si Blogger. Ano ni Garrett? Yes, sir. Sir. Kahit na mismo itong babae, itong bata ang pumunta sa bahay ni Blogger na para magsama na sila, siya may gusto. Yes, sir. It doesn't matter. Pasok pa rin yan. Pasok pa rin yan sa child abuse, sir, Rafi. Dahil yung consent naman, yung sapilitang pagkuha, that refers to another crime, which is abduction. Hindi naman po yun yung chinacharge natin right now. Ang chinacharge po natin is yung child abuse or the mere fact na binabahay mo ang isang minor de edad. Tama. So dapat ang ginawa nitong si Wamos, alam niya minor de edad, sana, oy, sandali lang, hindi tayo pwede magsama dahil wala ka pang 17, hintay mo hanggang maging 18 ka, pwede na tayo magsama. Ganun dapat ginawa niya, tinawagin yung nanay o pulis o barangay para sunduin yung bata. Diba? Yes, sir, dapat. Marami naman pong paraan para pigilan yung isang bata, no, na bumahay sa'yo. I mean, hindi naman siya sapilitang pumasok, hindi naman nag-trespass yung babae papasok ng bahay mo. You can always exclude from your house instead na maganito pa matrouble pa, sir. Okay, child abuse yun. Sige. Yes, sir. Attorney Gary Tung lang ang CIS Partilis. Magandang hapon. Okay, no, ma'am Dali, sa pagkakalam nyo, saan po nakatira itong si Wamos? Wamos Cusco, sir. Sabi po na pamangking ko, nung time na dinala rin daw po sila dyan, sa Antipolo daw po yun eh. Antipolo. Antipolo, okay. Tawagan nyo ngayon Antipolo PD, ano, Odette, para i-flash natin to at ipagbigay alam natin sa ating mga kapulisan. Patingin ng picture nilang magjowa. Ayun na, kanina yung picture. Pakita mo yung picture. Odette, gusto makita. Baka makikilala to ng mga nanonood sa atin. So, kung makita nyo po, pakita natin, Odette. Ayan po silang dalawa. So, kung nakita nyo po yung silang dalawa, pwede nyo po ipagbigay alam sa pinakamalapit na police station ninyo para pupuntahan po sila, sunduin po itong si Antoinette. Okay? Ayan na pala si Antoinette. Antoinette? Hello po, Sir Prappy. Apo, nasa kabilang linya, mama mo. Okay po, apo. Eh, bumalik ka na para hindi makasuhan ng child abuse yung boyfriend mo. Hindi lang po, ganito po kasi yan. Ako, side ko naman po kasi total, puro side na lang po nila yung mga lakas. Sige, go ahead, Antoinette, go ahead. Ganito po kasi yan, bago po kami maghiwalay, nag-usap po muna talaga kami nila, Mami, ni Wamos, kung okay ba na kay Wamos muna ako. Tapos ang sabi po nila, okay daw po, ganyan-ganyan. Pero nakalipas na po na ilang 1 month na nakita po nila yung daddy ko sa KMJS na in-interview na suporta sa amin, dun po sila gumawa ng action. Ang pinagtataka ko lang po, bakit po simula nung una pa lang na hindi po pala sila suporta sa amin, dapat tinigil na po nila nung una pa lang. Ah, so nagpaalam ka sa mama mo, tapos pinayagan ka? Opo, pumayag po talaga sila. Okay po talaga kami bago kami maghiwalay. Pumupunta po kami sa mall, nagsisilba kami. Okay na okay po talaga kami. Nung bandang mga 1 month na po, na nakita nila na kay MJS kami, kasama yung daddy ko, na sumusuporta sa amin, dun po sila nagalit. Talk ulit siya, Atty. Garrett. Okay, so, merong parent consent. Okay. Sa papa mo, sa nanay mo, sa mama mo, sa parents, nila, consent ng both parents. Alam po talaga nila na kami ni Wamos. And isa pa po kung bakit ayaw kong umuwi. Dahil ayaw ko talaga sabihin sa video to, ayaw ko po ipaglabas sa media na minumulasa po ako ng asawa niya. Oo. Oh, sandali lang. Ilang years ko po kinimkim yun. Ilang years po ako sa tropa doon. At ayaw ko rin. Teka muna, ba't mo sinabi ang asawa niya? Stepfather mo o biological father mo? Stepfather ko po. Nay. Every time po na namalayas ako, ayun po yung dahilan. And every time din po na namalayas ako na pinagawintay niya po ako ng mga kapatid ko. Pinubugbog niya po ako pag late ako nakaka-uwi. Eh, wag ka na, sandali, Antoinette. Wag ka na umuwi. Wag ka na bumalik kung gano'n, kung totoo siya sabi mo. Attorney Garrett. Yes, sir. Yes. Okay, ito galing sa bata mismo na nagpaalam siya sa kanyang nanay at na sumama kay Wamos at pumayag si nanay, pero na makita na agree na agree si tatay na banggit yung tungkol pagsama ni girl dito sa bata kay Wamos, sa KMJS, nagalito si nanay kaya nagsusumbong sa atin. May permiso daw? Kung may permission, Sir Rafi, at may parental consent ang malinaw, then wala nga tayong case for child abuse dito dahil hinahayaan nila. However, I would argue against that pa rin kasi ngayon, terminated na yung consent.
Kasi that consent could be taken away naman at any time. They have terminated na kasi nagsumbong na si nanay. Yes, Sir Rafi. Kasi kung sinabi na ng nanay na umuwi ka na, then dapat umuwi na yung child. Pero at the time na may permission, we can't charge for that. Ah, okay. Very clear. Nay. Apo. Totoo ba may consent sa iyo na nagpaalam pala sa iyo? Sir Rafi, noong Augusto po, napunta ako ng police station. Augusto po ng tanghali. Bumalik po sila na bahay sa Augusto na gabi na po. Which is nakapag, ano na po ako sa police station. Siyempre, kinausap po nila ako, nasa bahay kami lang. Siyempre, parang matapos na lang po kasi gabi na, gusto ko na magpahinga. Nagsabi okay. po si Lewamos na sila okay. na daw po. Sige, okay. Sinabi okay na po yan. Mo. Sige, too late na. Too late na pagkasabi. Pero nanay, ang tanong ko, totoo ba na minumulest siya raw? Alam mo ba ito? Minumulest siya ng asawa mo, itong anak mo. Alam kasi, mo ba yon? Kasi, hindi naman po magtatagal sa amin yan kung ganyang ginawa talaga sa kanya. Kasi may testigo po ako. Andi dito ang mama ko. Talagang hindi naman matagal po siya nakatira. Kapag gawa-gawa na lang po nila yan eh. Gawa-gawa na lang po din nila yan, sir. Okay, Antoinette. Mami, tangay na pagtatanggal ko po yung asawa mo, ah? Alam mo, Antoinette? Alam mo, Antoinette? Ikaw ang pagtatanggal mo yung siwa mo, sir. Eto na nga yun eh. Eto na yung media. Kaya gusto ko na rin ikiwalat kasi parang sinasakal niyo ko eh. Gugula, tinatakot mo ako. Dawin, huwag ako magsubong kasi ganyan ang ginawa sa'yo. Alam mo, Antoinette, matagal ka na nakatira sa bahay. Matagal na tayo kakasama ni Daddy. Na, which is anong matagal, Mami? Lagi ako sa malayas. Sana siya kong ginawa sa akong araw pa. Walang nangyaring aksyon. Hindi kayo na gano'n. Hindi ko na makakapihan yung asawa ko ngayon eh. Kung gano'n talaga yung ginawa sa'yo. Anong nangyari sa aksyon? Dahil walang nangyari na aksyon, iniisip ko namin yung kalagayan mo kasi naasawa mo yan. Kaya nga nahihirapan ako ilabas ng media yung side ko kasi kung okay, Antoinette, ganito bago tayo mabusa ng oras. Antoinette, okay, susunduin ka dyan ng MSWD o DSWD para gagawan ka ng assessment. Kung totoo yung mga sumbong mo, then ako mismo magsasabi, huwag ka nang bumalik sa nanay mo, bagkus dapat bumalik, pumunta ka sa isang kamag-anak, pwedeng sa lola mo. Wait lang po, Sir Rafi. Kasi po ngayon po, ang kasama ko po yung guardian mo and then yung daddy ko po. Daddy mo? Tunay, biological father mo o yung opo, stepfather? Opo. Yung biological father? Daddy ko po. Opo. Okay. Kung ganon, okay lang. Nandiyan ka pala sa biological father mo. Wala tayong oras. Huwag mo ibabang telepono at pagpaputuloy natin pag-uusap. Okay? Kapos na kasi tayo sa oras. Sige. Paalam naman tayo. Frontline Pilipinas po, 5:30 ng hapon. Ako po si Yuki. Magandang hapon po. Rafi Tulpo po, mabuhay ito mga Pilipino. I don't